Amen. 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 Amen po. Amen. Right. Good morning, everyone. Salamat Amen again po. sa pagbibigay ng oras, sa pagpapatuloy as we continue with our eldership training. And yes, this is the seventh session. Our focus for today's equipping is we have now transitioned to the skills building part. Okay, I'll say that again. This portion from today to the next Saturdays that we will have our session, it is more on the skills, transfer of skills part, the needed competencies for elders. Okay, so magmula po ngayon, ito na ang ating tututukan. At ang subject natin ngayon in the skills building part is what we call counseling. Can you say that word? Counseling. 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 Pwede po bang magbigay ng ilang dahilan? Hindi na ako magtatawag. Just unmute your phone. Bakit po mahalaga ang counseling sa simbahan? Sagutin lang. Why? Sige po, just unmute your mic. Bakit mahalaga ang counseling sa simbahan? Dahil? Pastor? Dahil, yes, go ahead. Mahalaga po ang counseling dahil in this day and age, lalo na po ngayon na dumaan tayo sa pandemic at talaga naman pong signs of the times are very obvious. So kailangan po natin ng counseling sa isang church. Right. Dahil thank you. Hindi lang sa trabaho, hindi lang pati estudyante po, sobrang stress. Yes, thank you po. Ano pa? Ano pang mga dahilan? Sa palagay ninyo, yes, may pandemic, kailangan ng bawat isa. What do you think? Ang mga kabataan ngayon, very, very concerned for with restoration po. Yan, restoration. Thank you po. Ano pa? Bakit kailangan ito sa simbahan? Maliban sa labas ng simbahan, bakit kaya sa simbahan kailangan din? Lahat ba ng tao sa simbahan mababait? Hindi po. Start. Oh, ano sige po, go. Based din kasi sa pagsasimbahan is tayo yung ano mas pinupuntahan kasi more on spiritually mas nakakatulong sa atin bilang mga tao na tayo ay sa atin nagpupunta, which is in yung the best na kailangan may counseling. Tama, tama. Oo, tinitingnan tayo as people that could help their situations emotionally, mentally, di ba? May mga depressions, stresses sa buhay, at sino ba ang mga nilalapitan, those who are near the Lord, sabi ko ganun. So, huwag po kayong, pagka meron pong mga tao na talagang medyo challenge or na darating sa atin, ito ay pagpapakita na tayo ay nasa tamang lugar para tumulong sa kanila at sila din ay nasa tamang simbahan na lalapitan at lumalapit sa mga leaders na kagaya natin so that we can minister to them. Ma'am Ces Anonuevo, sabi niya, from breakthrough to avoid conflicts po when misunderstanding arises. That's very true. That's very true. Oh, hindi ibig sabihin, na tayo po ay nasa simbahan ay hindi na nangyayari ang misunderstandings, right? In fact, doon mo marirealize na yes, even in the context of church or in the church setting, mayroon palang paring mga hindi nagkakaunawaan. Okay? At saksi po ako na hindi lang po mga regular na miyembro ang nangangailangan ng counseling. Marami na rin po akong kinounsel na pastor, na elders. Okay?
Marami na rin tayo. In fact, I myself have sought counsel, okay? Counseling from my superiors, from my co-pastors. We have this, what we call it, co-mentoring relationship. Co-counselors. Okay? Makikimute lang po ng inyong mga tawag dito, microphones. Okay. So, with that introduction, dito natin makikita ang kahalagahan. Okay, the real importance and the value of having a what we call hindi lang counseling skill. Ito po ang ating pag-aaralan natin ay tinatawag na hindi lang counseling kundi biblical slash Christian counseling. Okay? Dahil po tayo ay nasa konteksto ng simbahan. At ngayong araw pong ito, tayo ay pagpapalain, okay, ng isa sa mga veteranong pastor ng Lighthouse. He is from Lighthouse Dumaguete. And our teacher for today has graduated from several counseling schools. He graduated with honors, ika nga. Itong 14 ito ay kanyang tinutukan. Ang 40 ng counseling ay kanyang pinag-aralan. And in fact, when I have observed this person, because I have known him for I think the last 18 to 20 years, magkasama na po kami. Almost 2 decades na kaming magkasama ng pastor na ito. And I have seen him grow, okay, in the area of people relationship, building the church, you know, envisioning progresses for the church. At when he enrolled in a counseling school that was based in the US, after the graduation, kita ko kaagad yung kanyang napakalalim na pag-a-apply ng kanyang natutunan. Ngayong araw na ito, tayo po ay pagpapalain ng pastor, the lead pastor of Lighthouse Dumaguete, Pastor AJ Texon. Go ahead, Pastor AJ. Good morning, sir. Mayong buntag. Thank you, Nong. Thank you, Pastor Leo. Thank you, everyone. Mayong buntag sa tanan. Okay, natakot ako bigla sa introduction. Meron po ba dito ang purong English o okay lang mag-Tagalog? Tagalog, okay. Tagalog, okay lang po. Maraming salamat naman kung ganun. Anyways, hindi ko rin po alam bakit ako yung natanong, no, or na task na magturo ngayon, mga kapatid. Pero one thing is for sure, na kasi right now, I just want to be honest. I want to start in honesty kasi counseling will be effective if both parties, the counselor and the counselee, are honest. So right now, our church is somehow, no, may elder kami dito and she knows the situation. We're going through, no, something na may kailangan kaming mga i-counsel ng mga tao. No, so I think this is just something na parang affirmation ni Lord for us na it's about time for us to somehow as elders, no, to learn this. Actually, it's a calling, eh. It's not just a skill. It's a calling for us to counsel people. It's panawagan to sa atin ng Panginoon, no, bilang elder, bilang kapartner ni pastor. Eh, kailangan po natin na alam natin na tayo tinatawag sa area na to also. We are not just tasked to preach, no. We are here to care for the soul. So, mga kapatid, I hope that you'll be with me for at least mga 4 hours, no? Pastor Leo? 4 hours tayo today? 2 hours lang po. Ah, two hours lang po. Busy pala. Sorry. Okay. Let me start with this also, no? When I attended Coventry House, no, School of Ministry sa US, my professor started with basics. No? Today, we will not talk about autonomy o yung mga ethical principle na malalalim. We'll just use basic words, no? Non-maleficence, hindi natin gagamitin yung mga yan, no?
beneficence, hindi natin pag-aaralan ngayon yan. But we'll use words that will somehow for 2 hours, no, maiintindihan natin, mga kapatid. So when he was teaching, after one class, mga kapatid, he told me to stay. He asked me to stay. AJ, can you stay for a while? Then I wondered why. And then sabi niya, and the very first question that he asked me is, how was your childhood? How was your childhood? And then I was awestruck, no? Nang sabi ko, bakit tinatanong nitong Amerikano na to? Nung pakialam nito sa aking childhood. Di ba? And then that's where I realized na he's trying to deal with something sa akin personally. Kasi one time, while we have our class, no, nag-glitch yung aking laptop, siguro dahil sa internet, and I had a reaction that was frozen in his screen. Yung parang, ano ba yan? Nag-glitch, na tumigil. So yun lang, naiwan yung mukha ko na parang galit. You know? And then he asked me, the very first question is, how's your childhood? So ako that time, my answer is, it's okay, it's fun. No. How's your childhood? Then that's where I realized, mga kapatid, na, uy, I remember. No, I've been through something when I was a kid. No, somehow I don't have to elaborate, but something happened to me when I was a kid that triggers. No, and then most of the time, makaamoy lang ako ng usok or makaamoy lang ako ng something na strong na pabango. No, nagagalit ako, umiinit yung ulo. And then that's the time na sabi niya, is it okay with you that we'll have after class? No, we'll talk. Now, little did I know that he started to parang counsel me. And dun ko lang po na-realize na may mga unforgiveness, may mga inner struggle, inner issues ako na hindi na-deal. Kahit sabihin ko pa na tinanggap ko na si Lord that time. So mga kapatid, today, no, I hope na I don't think I'm the best teacher for this, but I'll try my very best to share to you few things, no, na pwede nating dalhin as an elder to really care for the soul. So let me start. Is it okay, Mang, if I can share my screen now? Yes, your co-host na, Pastor. Thank you. So nakikita po ba natin, mga kapatid? Yes, sir. Nakikita naman. Salamat, no? So yes. Skills building tayo, start, sabi nga ni Pastor Leo, ito yung first, no, sa skills building. So ulitin ko lang po na, let me say that again, it's a calling. No, it's not just a skill, it's a calling for us, no, to counsel his people. We all know that we are his representative, the ambassador, no? Kasi tayo po yung talagang pinupuntahan ng mga tao. Minsan bago sila manalangin, no, pupunta yan kay pastor, pupunta yan kay elder, no, to ask for something, especially for advices, and if they're going through something, no, for prayers. Kaya mahalaga po na pinag-aaralan natin to ngayon. So some of the notes are taken from, I think this is Pastor Albert's or Pastor Sanyal, no, na notes ng mga kapatid yung gagamitin natin, and few from my professor. Okay, sige po, simulan natin, no. Counseling is only one part of the whole pastoral care as an elder, no. Again, sabi ko nga sa inyo, tinatawag po tayo ng Panginoon to really care, no, for our brethren. So whole pastoral care of the sheep, Saint Augustine and other ancient Christian leaders referred to this as care of souls. So malinaw naman po sa atin to, mga kapatid, no. So pastoral care refers to the overall ministries of healing, sustaining, guiding, and reconciling people to God and one another. Kaya gusto ko yung sinabi ni Tita kanina, no, to restore relationship, to help, no. So at Lighthouse po, mga kapatid, we do this mostly through cell groups and of various types, no. Una po, age or gender based. Kids, youth, YAMO, MOA, ladies, married for life. So ito yung mga ways natin, ito yung mga avenue natin
kung saan tayo po ay somehow being used to counsel people. Then pangalawa po is graduated level based, no, yung ating booklet, no, yung ating journey to Jesus, new life, no, unleash, walk with, walk for, walk like, no, Jesus. So ito po yung mga ginagamit natin to really somehow cater sa mga need, especially ng mga kapatid po natin sa simbahan. Because of our emphasis, mga kapatid, on life in community, crises of biblical proportions are lessened both in magnitude and frequency. Ito po yung isa sa nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no, kung titingnan po natin. They also do not have the reach to topmost leaders of the church because these are addressed quickly and many times even more effectively by the cell group leader who has a more direct relationship and influence on the person involved. So, mahalaga po as an elder, no, na tayo po ay somehow laging within reach ng mga kapatid natin. Kasi sa totoo lang, hindi po kaya talaga ni Pastor lahat. Kaya po salamat, no, una sa lahat, salamat sa inyong pakikipag-partner and for answering the call. Occasionally, however, it becomes necessary for the case to be referred to the more senior leader or leaders, no? This was the case with Moses, whose father-in-law Jethro advised to appoint leaders at various levels to deal with the smaller problem cases, while the more serious ones reach Moses. So, salamat mga kapatid na tayo po ay nandyan, no? Tayo nandyan para sagutin ang panawagan na to. Kasi sa totoo lang mga kapatid, marami pong sugatan. And in fact, no, the church is not a place just for the saints. Mostly, no, ng tao na nasa simbahan or pumunta sa simbahan, one point sa kanilang buhay po, yan pong mga yan ay sugatan. Titingnan po natin, I think 50 or 60% of our membership are from other church. Tama po ba? Agree po ba tayo dito? No? And may reason bakit nag-transfer sa atin. It can be nasaktan, no, di napansin, napabayaan. So may mga correct. Dinadala yan. Kaya po mahalaga. Napabayaan. Yes. Opo, napabayaan. Kaya po mahalaga na hindi naman natin sinasabi that we are the best church, but somehow, at least while they were in our care, no, alagaan na rin natin ng maayos. So, mas maganda po na ma-deal and if ever, pwede nating ihatid pabalik pag-heal na. So, kaya po mga kapatid, wag po tayong matakot, no, na, uy, iniwan tayo or lumipat sa atin. So, tayo po ay nilagay lang talaga ng Panginoon sa lugar na yan para sagutin ang panawagan na to. Then, kapatid, mga few things, no, about biblical foundation ng counseling, no. So pag-usapan natin, let's define muna yung ethics, no, bago tayo magpadayon, no, magdire-diretso. Wag po kayo mag-alala, mabilis lang po akong mag-share nito, mga 9:55, mga 11, 11:15 or earlier, tapos na tayo mga kapatid. So definition po ng ethics, no? Una, ethics is a system of moral principles and practices. Siguro I don't have to elaborate it, no, naiintindihan naman po natin doon. Then ethics naman, a study of standard of conduct and moral judgment. Then let's progress, no, to ethical. What's ethical, no? Conforming to the standards of conduct of a given profession. Now, as like gaya na sinasabi ko kanina, it's a calling, it's like a profession mga kapatid for us. That's why sa Lighthouse po we are encouraged, especially our pastors, no, to study. We are somehow at times parang ang dating po is kailangan talaga nating mag-aral, no, especially if you're calling into like something. For me, no, nung after pandemic, ito po yung naramdaman ko talagang pagtawag sa akin ng Panginoon. That's why
I thank God for Pastor Saniel who invited me to attend that school, no? God bless his soul. And kasi po, it's for me, it's something na pag tawag sa atin ng Panginoon, especially during that time na talagang sobrang na, marami po yung tao nangangailangan ng mga ganito. During the pandemic, I remember somebody like calling me, no, asking for prayers. Ang prayer lang niya nung una, Pastor, please pray for my husband. He's in the hospital right now. Hindi namin madalaw kasi COVID daw. Within like wala pang 24 hours, Pastor, i-cremate na siya. I don't know about you, mga kapatid, but for me, it's not just something that we'll take lightly, no, as a church. Kasi ito po yung mga panahon na kailangan po nila yung tangible na Kristo, which is yung buhay mo, kapatid. So it's really a need, no? So what's Christian counseling or biblical counseling, mga kapatid, no? The set of professional standards for the conduct and practice of Christian counseling. So what are the biblical foundation, mga kapatid? Ano po ba yung mga biblical foundation na pwede natin gamitin, no, just to support our claim na it's really a calling for us, mga kapatid? So una po, Matthew 7:12, no? In everything therefore, treat people the same way you want them to treat you. No, basic. But this is very, very important. This is very, very important. Don't worry po, we'll send the PowerPoint to you after this, mga kapatid, and even the notes, I'll send it to you later. Then in Matthew 5:20, mga kapatid, it says here, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So, by these verses, mga kapatid, makikita po natin the call for us to be righteous, yung pagiging matuwid. Ano po ba ibig sabihin ng righteousness? No, when I asked my professor during that time, ang answer lang po niya sa akin is very, very simple. Ano ba yung righteousness? His answer is this, mga kapatid. Doing the right thing always. So for a counselor, mga kapatid, mahalaga po na yung buhay natin are carefully, no, watched. Kasi dapat makita po rin sa buhay natin. Mamaya pag-usapan po natin yan, yung integrity, no? No, na hindi ka lang marunong magturo, but also yung tinuturo mo, ipinamumuhay natin. In Romans 13, verses 13 and 14 says here, let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissensions and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. So mga kapatid, these are just few biblical foundations, no, that we have for biblical counseling. Kailangan po natin, no, itong mga bagay na to. And in Isaiah, mga kapatid, no, this is our my school, no, during that time, this is their parang carrying, ito yung kanilang theme verse, ito po yung kanilang main verse na sinasabi, no, kasi po unang-una sa lahat, we are just an instrument, tayo po ay instrumento lamang ng Panginoon para tulungan at mapabilis ang paggaling or paggaling ng sugat ng puso at kaluluwa. So ano po ba to? Isaiah 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Praise God, and he will be called Wonderful Counselor, Jesus Christ, our Wonderful Counselor. Not you, not us. It's Jesus, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. So ito po yung isa sa basihan natin bakit kailangan natin gawin yung dapat natin gawin bilang isang elder.
not to be a counselor, to be somebody that will represent our wonderful counselor, Jesus Christ. Amen? Pwede po kayo magsalita, mga kapatid, ha? Baka po, ano? Amen. Baka, salita ko ng salita dito, tapos wala na pala akong signal, no? Sige po, padayan tayo, mga kapatid, no? So, Christian counselors shall be leaders, okay? Rather than the followers, or rather than followers in the forefront of moral and ethical behavior toward the people we serve. Dapat tayo mismo is an example of righteousness. Tayo mismo, we are not just, alam mo yun, pretending to be holy, but somehow striving and giving our very best to live a life that is worthy of His calling, mga kapatid. Leader tayo pagdating sa integrity. Leader tayo pagdating sa ating morality, mga kapatid. Kasi po, kahit anong galing mo, kung hindi naman nakikita sa buhay mo yung tinuturo mo, yung sinasabi mo, kapatid, useless. Para tayong mga Pharisees lang, no? Hypocrite ang tawag ni Jesus sa mga ganun. So, we need to understand our own limitations, mga kapatid, as counselors, no? We need to understand our limitations. You are not the answer. Hindi ikaw yung sagot sa kanilang problema, kapatid, no? So, to understand our limitations, kailangan po natin that, ito po, know what you are not. Una po, know what you are not. You are not the answer. You are not Jesus Christ. You are just an instrument called by God to usher these people into His presence and into His healing. Know what you are not. Pangalawa po, ito po, no, marami po sa, kasi sa atin is, anong tawag sa ganun, na parang you are entitled, no, to answer all the question. You're entitled because you're an elder, because you're a pastor. No, you are parang ang isang quote and quote parang dilemma ng isang pastor, dapat alam ko lahat. O bilang elder, dapat alam ko lahat. Pag tinanong ka about this, dapat alam mo yung sagot. No, hindi po, mga kapatid, no. Realize, I don't know is an acceptable answer. In counseling, you know, it is very, very important na kung hindi mo talaga alam, huwag kang magawa-gawaan. Kasi po, instead na ma-heal yung tao, baka mas lumalim pa yung sugat. Instead of dealing with the issue, baka madagdagan pa yung issue niya, mga kapatid. So, if hindi talaga alam, kaya po papasok yung referral na sa counseling. May referral. Kung hindi kaya ni elder, pwedeng ipasa kay pastor. Parang kami po, mga kapatid. No? We have system also sa Lighthouse. Tayo sa Lighthouse. No? Pag hindi na namin kaya, itinatawag na namin kay Pastor Leo. No? So, hindi po kasi pwedeng kaya ko lahat, may sagot ako sa lahat, you know, alam ko lahat, you know. Hindi po ikaw si Jesus, mga kapatid. At sa totoo lang, may mas nakakaalam at mas capable sa atin. That's why we have to know our leaders, no, our leadership. Kapag hindi na talaga kaya, kami po ay talagang tumatawag na sa national office. So, marami na pong ganyan na nangyari, no. And just recently, mahalaga po na tayo po ay alam natin yung ganung sistema, no? Una, hindi ikaw si Jesus, hindi ikaw yung sagot sa kanilang problema. Pangalawa, okay lang na hindi mo alam, pero wag ka naman sanang pumunta sa counseling session na hindi ka handa, kapatid, no? Dapat yung puso natin handang-handa tayo. Alam niyo po ba, for this counseling class, nakatatlong palit po ako ng polo. From 8:30, nagsusukat na po ako ng polo na babagay sa klase na to, mga kapatid. Una po yung stripes. Pagkita ko kanina, gumagalaw yung polo ko. Hindi naiintindihan ng camera bakit ganun yung pattern ng damit ko. Tapos nagsuot ako ng medyo light colored. Feeling ko para akong suman. No? Kaya po nag-black na lang ako. No? Ginagaya ko po ang pastor ng anti-polo, Pastor Gypsy. Pero seryoso po, no, dapat pinaghahandaan din naman natin. Hindi porke ano, eh, sasagot mo lang palagi, I don't know.
Huwag ka na lang mag-counseling, kapatid, kung hindi mo pinaghahandaan. Then, in general, no, refer peer-to-peer or refer upward is very, very important. Kung hindi kaya ng elder, kapatid, pwede natin ipasa kay pastor. Amen? Amen po ba? No, sa Lighthouse, Dumaguete po, pag hindi sumasagot ng mga tao, yan po ako natatapos. Amen. Amen. So, pinapractice nyo na talaga kagad yung listening skills, ha? Sige po. So, primary ethical principle. The overarching principle that governs ethical behavior is first, do no harm. Okay? Tayo po ay ehemplo, no? Tayo po ay carrier ng healing ng Panginoon, both physical and sa soul ng mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo po ay hindi makasasama o makasasakit, kundi tayo po ay makakatulong. Amen? Amen po ba? Sige, dayon. So definition po Amen ng po. Counseling, no? Sa Christian Counseling and Comprehensive Guide, no? Gary Collins. Ang definition po niya, mga kapatid, are this. Counseling is a more specialized part of pastoral care, elders, no, that involves helping individuals, families, or groups as they cope with the pressures and crises of life. Help po, no? Help, not answer. No? To help families, people, a person who's hurting. Ito po yung trabaho natin, mga kapatid. It attempts to provide encouragement and guidance for those who are facing losses, decisions, or disappointments. Anong isasagot mo, kapatid? This is a real case, mga kapatid, no? Yung sinabi ko kanina. Tumawag, nasa hospital, COVID. Wala pang 24 hours, tumawag ulit. Kinikremate na. Ang tanong, Pastor, anong gagawin namin ng mga bata? Actually, sa totoo lang po, that time, di kagad ako nakasagot. Isa pong binigay sa atin ng Panginoon is that to lead them, no? Do sa love ng Panginoon para maintindihan nila na it's part of His plan. May sila rin mismo po sumagot sa kanilang katanungan. Paano namin magpapatuloy? Paano kami magpapatuloy ng mga bata? And praise God, no? The Lord has given that person wisdom. No, siya rin po ang sumagot sa tanong niya. And praise God na ginamit tayo when it comes to the healing process and especially for comfort sa pamilyang to. So let's talk about the benefits of counseling, mga kapatid. No? Benefits. Ano po bang makukuha natin? O ano po bang maibibigay nito sa mga tao na tinutulungan natin, kapatid, sa mga tao kina-counsel natin? Una po, no? It stimulates personality growth and development. No? Like for example, young professionals asking you, what's next? Dapat din minsan, mga kapatid, marunong tayong magtanong, no? Wag po tayong magtatanong ng open-ended question na ang sagot is yes or no lang. Kasi po, pag ganun yung tanungan, hindi po natin sila malilid into a proper, no, decision making. So, mahalaga po na alam natin na isa po sa benefit ng counseling is that it stimulates personality growth and development. Pangalawa po, it helps people cope more effectively with the problems of living, with inner conflict, and with crippling emotions. Ito po ang isa sa mahalaga at napakagandang kaya nating ibigay sa mga tao. Yung makatulong po tayo
sa kanilang pag-usad patungo sa kagalingan. No? Then pangatlo, it assists individuals, family members, and married couples to resolve interpersonal tensions or relate effectively to one another. I remember just last year, mga kapatid, no? A couple asked me, Pastor, medyo hindi na kami nagkakaintindihan ni Mrs. Yung lalaki yung tumawag sa akin, no? And sabi niya, ang dami niya sinabi about the partner. Ang sagot ko lang po ay, handa po akong tumulong, pero kailangan ko rin po marinig yan kay Mrs. And sabi ko kanina, honesty is really, will save us so much time, mga kapatid. And then, admittedly, mga kapatid, ginawa po nila yung counseling. We have like 6-7 sessions at least once or twice in a month. It took us like 8 months actually. It took us 8 months to really deal with their issues as couple. And praise God, no, na resolve, and now really they're doing good as a married couple. So isa po sa trabaho natin is not to help them, no, solve their marital problems. It's not our job, kapatid, no. It's their job to solve their own problems, but our job is to assist them. Okay? Malinaw po ba? It assists persons whose life patterns are self-defeating and causing unhappiness. Marami tayo na encounter na ganito sa church, no? Yung victim mentality. No, kawawa naman ako. Pastor, pag-pray mo naman ako kasi ganito, ganyan, ganyan. But praise God, no? They run into right people or right person. And ikaw yun, kapatid. Kaya ka nilagay ng Panginoon dyan kasi as just like Lighthouse, we are a beacon of hope. Kapag nakita kanila, they know that they can trust you. They know that they can run sa iyo and just ask for prayers. So ang trabaho po natin, stimulate, to help, and to assist. Okay? Sabi ko sa inyo, mabilis lang po. I only have 85 slides left. Malapit na po. Galatians 6:1-4, biblical basis natin for counseling. Again, I just want to share this, no? Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Okay? Should restore that person gently. It talks about with love and with care. Okay? But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. So, carry each other's burdens, mga kapatid, is an admonition to the entire body to look after each other's welfare. This, again, ulitin ko po, no, tayo po'y tinawag lahat, even the members of the church, to really love each other. When we say love, not just, I love you, kapatid, no, I love you with the love of the Lord. Alam mo yung nandun ka as kapatid talaga. No, pag may kailangan, nandun ka to pray, not just to help financially or something, but somehow at least you're there to pray for them. Now, this means pastoral care is to be done by the body itself, us, no, not just the pastors and other senior leaders like you, aming mga minamahal na elders. No, so next one po is fall into sin, more spiritual restore. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, no? The more serious cases are best handled by the most mature in the body. And we're talking about you guys, our elders,
our beloved elders, and even then, they have to exercise care. Even tayo po. No, I remember, this is a testimony. May bago pa lang ako sa Dumaguete, mga kapatid. Wala pa akong idea about counseling kasi po, nung pinadala kami dito way back 2006, we only have 1 year training. I praise God for our national office for their effort, no, to equip our leaders, elders, even our pastors. When we were sent here, wala akong idea about counseling. Alam ko lang ipag-pray yung tao. No, may nakilala po ako one time while having coffee. No, and I asked that person to have coffee with me, etc., etc. And then one time, this person asked me, Pastor, can you pray for me? No, without the knowledge of proper way of doing counseling, kapatid, you know what happened? While I closed my eyes and prayed to this person, yung kina-counsel ko po, yung pinag-pray ko po, hinalikan ako, while nakapikit yung mata ko. Wow. Di ba? Pogi. Pero seryoso, mga kapatid, it happened here. Kaya nga mahalaga po na mamaya pag-usapan din natin yung place, no? Yung ways na hindi pwedeng in private a man and a woman. Mag-counseling lang naman kami, Pastor. Patay tayo dyan. Lagot ka sa asawa mo. Pero mga kapatid, totoo po, no? You too may be tempted. Ikaw mismo, baka mahawaan ka. No? Baka pag-uwi mo, galit ka na rin sa iyong pamilya o sa mga anak mo. Kaya po, kailangan po natin na to exercise counseling with care. So, 3 types of counseling situation, no? Sa Lighthouse po, this is what we have and this is what we're doing. And most of the time, ito po talaga yung tatlong bagay na palaging natin dinideal as a church. Una po, premarital. No, premarital. Ngayon po ang tawag yata natin dito, if I'm not mistaken, Journey to One. Right? So, we have Journey to One for those who are getting married. Now, in Lighthouse, we have 4 sessions, 4 to 6 sessions before we preside over a wedding. The first 3, ito yung una nating setup. Tama, no? This is the first 3 po ay ginagawa po by our resident pastoral counselor, which is back then, I think it's Pastor Saniel Pura. And the last ones by the officiating pastor. But right now, we are tasked and given the opportunity to do all the sessions, no? Especially kung ikaw yung magkakasal. So, and as elders, no? I remember our elders, no? We asked one time our elder Joseph and elder Juriza to join me in our premarital counseling. So, ginagawa po natin yan. As elders, we will ask you to handle one session with appropriate guidance from the pastor. So, una po, premarital. So, pangalawa, crisis. No? A situation has developed that has threatened the counselor's life, health, family, work, business, finances. Ito po yung sample, yung pandemic, no? Yung loss. Tapos, nagkasakit, na trauma. Ito na po 'yun, no? Ito na po yung pumapasok yan sa category na to. And lastly, mga kapatid, guidance. No, the situation may not be classified as crisis yet. The counselee simply, or we call it client sa professional ano po ng counseling, no? Simply needs advice on how to proceed. Okay? So mga kapatid, as elders of Lighthouse, we are somehow task to do this 3, no? Kaya po dapat somehow equip tayo in doing it. So premarital, crisis, and guidance. So let's go to some serious ano na po part, no? Sobrang serious tayo kanina, so medyo serious na ngayon. Tanong, why people seek counsel? Bakit nga ba, no? Yung mga tao, eh,
naghahanap ng malalapitan sa panahon na sila ay may pinagdadaanan. There are two reasons, mga kapatid. Let me talk about the first one. Una po, wrong reason. Maling dahilan. To gain sympathy or a concurring opinion. In this case, the council is not really serious on making changes in his life to improve his situation. He is simply trying to gain support for what he already has decided in is the course of action to take. Now, if you discern this is the case, deal with it accordingly. I'm not saying to, alam mo, soplahin mo kaagad, pahiyaan mo kaagad, or patigilin mo kaagad. But really, mga kapatid, may mga tao po na lalapit sa atin for sympathy. Pastor, inaway ako ni ano. May mga ganyan, di ba? No? Instead of parang asking for help na paano ako hihingi ng tawad, paano ako magpapakumbaba, no? Ang kanila po is naghahanap ng kakampi. Ikaw, pastor, no? Alam niyo yung story na yun? Yung, ikaw, pastor, naniniwala ka ba kay Christ? Na naghahanap lang po ng kakampi, naghahanap lang ng sympathy. So, mga kapatid, dapat tayo po ay kabalo din tayo or alam natin paano mag-deal ng mga ganitong tao. In 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 verses 1 to 4, in the presence of God and of Christ Jesus will judge the living and the dead, and in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in season and out of season, correct, okay, take note, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So, hindi po dapat isa sa mahalagang katangian ng isang counselor, mga kapatid, is tayo po ay patient sa lahat ng tao. No, wala pong perfect, just like you. No, sila po ay hindi rin perfect. For the time will come when people will not put up sound doctrine. Instead, so to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Or they will return or turn their ears away from the truth and turn aside to myths. And then really, mga kapatid, this is happening right now sa mga churches, no? Ang dami na pong katuruan na nakakapasok sa mga simbahan na hindi naman talaga biblically correct, no? So, kailangan po maingat din tayo. But again, no, we'll go back to counseling. May mga tao po na pupunta lang dyan sa'yo. Una, may mga tao pa ganito to test you. No? They will approach you not to ask for advice but to test you kung alam mo ba talaga. Ngayon nga ganyan yung sinasabi natin kanina. I don't know is an okay answer. Okay, hindi mo kailangang sagutin lahat kung hindi mo naman talaga alam. So, wrong reason. So, yan po yung isa sa dahilan bakit sila naghahanap ng counselor or counsel. Pangalawa po is yung right reason. No? Ito naman yung maganda naman talagang pag-usapan din. No? They genuinely need your wise counsel and spiritual wisdom in discerning God's will for their lives. Many times, if they are sincere and growing believers, they already sense in their heart what God wants them to do. Your role, our role, is to help them process the situation and discern together that is indeed is God's way. Kaya nga po ang sinasabi palagi nung professor ko that time is that hindi ikaw ang sasagot sa problema nila. Ang trabaho mo is tulungan sila na sagutin ang kanilang problema. It means like, we have to lead them, guide them, assist them to come up with the right decision.
Hindi po yung suggestive tayo, no? Dapat ganito yung gawin mo, dapat ganito. No, bilang counselor po, hindi po tayo dapat suggestive, dapat tayo po ay palaging nandun lang to assist and guide them to come up with the right decision sa kanilang situation. Amen? So, mga kapatid, I hope no, naiintindihan natin bakit may mga tao talagang nangangailangan ng counseling. And bakit kailangan nandun ka para sa kanila, mga kapatid. Wrong reason, the right reason. To gain sympathy, to gain support, yung isa talaga in need of counsel. No, especially mga professional professions, business, no? I remember one time somebody asked me about financial planning. Anong alam ko, wala nga akong masyadong ipon, di ba? Of course, I don't have to pretend, mga kapatid. But because I have friends who's doing it, na yung mga financial planner, may mga ganyan tayong kakilala, di ba? We might as well, no? Better, mga kapatid, na refer natin sa mga ganitong tao para mas safe yung kanilang investment or yung kanilang pinag-ipunan, mga kapatid. Hindi yung mag-business ka, kapatid, mag-start ka ng beer house, no? Huwag ganun. Okay? I-refer nyo po sa proper na mga tao. Let's talk about personal qualities of an effective counselor. Personal qualities. Ikaw ito, mga kapatid, ha? Hindi po ito joke-joke lang, hindi po ito galing lang sa libro. But this is you being an effective counselor, mga kapatid. Una po, higit sa lahat, isa to sa mahalagang alam natin. So personal qualities of an effective counselor, self-awareness. So self-awareness po yung una. This means the counselor must know himself well enough to understand his own driving passions, convictions, and emotions. To know oneself is prerequisite to knowing others helpfully. But the more clearly we grasp our own experience, the better we can understand and respond to the experience of others. Dapat kilala mo yung sarili mo, kapatid. Dapat alam mo yung alam mo. No? Kaya nga, sabi ko kanina, huwag kang mag-pretend na alam mo yung hindi mo alam. Kasi mapapahiya ka lang, kapatid. Or worst, no? Mapapahamak pa yung tinutulungan mo, kapatid. So mahalaga po, nakilala mo yung sarili mo, alam mo yung kakayanan mo, alam mo bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. No? Kung hindi ka, sorry no, pero dapat isa sa ano talaga natin bilang isang elder na mag-counsel or counselor, isa po dapat na you have really the passion to do it. Kasi kung wala, sabi ko sa inyo, may mga tao kang kakausapin na paulit-ulit lang yung sinasabi. Ayaw isolve yung problem nila, gusto lang nilang pag-usapan. Kung hindi mo to passion, kapatid, ikaw mismo, no, mapapagod sa gagawin mo. So dapat you are aware kung sino, ano ang kaya mong gawin, kapatid. Thumbs up naman po dyan. Tuno lang kung nandyan pa kayo, mga kapatid. Ang lungkot-lungkot po dito. Wala pa akong kausap. Sir, amen. Amen. Salamat po. Amen po. Thank you, Lord. Next, no? Another quality, no? Of an effective counselor. Pangalawa po is trustworthiness. Trustworthiness. Isa sa pinakamahalagang tanong, and I believe, no, na kailangan nating masagot, is that, can we be trusted? Can we be trusted? Can you hold in confidence what is shared to you and not make it a matter of gossip? No? Pastors and elders often share with each other certain matters in order to gain collective wisdom, but never for the sake of gossip. Okay? Sa atin-atin lang po ito ngayon, no? Our Lighthouse Dumaguete team, our elders, no? Especially
Kuya Joseph and Ate Jeriza. Just 2 weeks ago, I opened up something to them that's very, very sensitive. And I praise God that they are dealing with it carefully. They've been praying for it. And really, no, we are really, at this stage, pinag-uusapan pa po namin paano namin i-deal ng maayos yung ganito. Hindi namin pinagkwentuhan, hindi ko sinabi sa kanila yung situation, just, no, para pag-usapan lang, but for us to be able, paano namin matutulungan yung kapatid namin ito. So I think this is really, really relevant and timely, especially for us also here sa Lighthouse Dumaguete. So, tanong, can you be trusted? Ikaw ba ay pag may sinabi sa'yo si kapatid ay hindi malalaman ng kapitbahay? Hindi ka ba si Marites or si Parites, no? Kapatid, in counseling, confidentiality is very, very important. At pag minsan lumabas yung ganyang sitwasyon, I remember my professor told me about this story, no? Na demanda yung kaibigan niya na counselor because nalaman ng iba yung pinag-usapan nila. So, confidentiality, the trust, no, mahirap pong mag-gain ang nasira na trust. No, mahirap pong maibalik ang nasira na trust, mga kapatid. So, trustworthiness is very, very important and very good quality ng isang effective counselor. Pangatlo, mga kapatid, mayaman. Joke. Hindi po. Para pwede, may pwede. Pang-kape pag pwede. Nag-usap. May pang-Starbucks. May pang-Starbucks. Ganun. Totoo po, ng pangatlo po is compassion. Of course. Now, I remember one of our statement at Lighthouse that people matter to God and they should matter to us also as a church. So dapat we have the same heartbeat as Jesus Christ. We have compassion. Ang sistema, mga kapatid, is you really have to love people. Period. No? Kailangan mahal, marunong kang magmahal ng tao gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iyo. Mahirap gawin, oo. Pero it's a calling for us. So dapat we strive. We do our best, mga kapatid. No amount of skill or knowledge can replace real care, mga kapatid. And this is one of our favorite quote, no? People don't care how much you know until they know how much you care. And I think it's sino nagsabi nito, narinig ko to kay Pastor Chuck or kay Pastor Albert before. No, before you touch the heart, hold the hands. Ibig sabihin, paramdam mo muna sa kanila, no, na totoo kang nagmamahal sa kanila at ikaw ay pagkakatiwalaan nila. We really have compassion. We really need compassion sa area ng counseling, kapatid. Dapat nakikita natin sila in the view na mayroon si Jesus sa ating mga tao. Pangapat, ito po yung isa sa pinakamahirap kasi as elders and pastors at times, no, hindi ko po nila lahat, wala po sa Lighthouse nito, na tayo po ay minsan parang entitled to give our ideas, our suggestions, no? But kapatid, one of the effective qualities ng isang counselor is ito po, attentive listening. Attentive listening. It says here, listen first before talking. Listen more than talk. We have two ears and only one tongue. There's a reason for that, mga kapatid. Kailangan po marunong tayong makinig. And for us to better understand the situation, for us to better understand the gravity po nung sitwasyon nung mahal, kina-counsel natin, kailangan po naririnig natin sila ng maayos.
Kaya po in counseling, no, yung proper way of counseling, kung pwede, aside from even sa note-taking, mga kapatid, we are not asked to bring cell phones. Not unless you're recording it. But during the proper counseling, you are not asked, kung pwede, walang cellphone. If you can have notebooks and pen, that's better. Why? Because they need you to be there. When you're counseling somebody, you need to be there. Kailangan nakikita nila na nakikinig ka sa kanila. Kaya po, pag may kinakausap tayo, especially if it's serious, no, total, yung cellphone mo naman ay pwede mong balikan mamaya. Not unless it's an emergency, then answer it. But if it's for nothing, kung pwede yung cellphone po, wala sa harapan mo when you are doing counseling. Isa po sa binibigay po sa amin yan ni nung aking professor dati, kung ikaw ay gusto mong maging effective counselor, dapat walang cellphone sa iyong harapan. Para you can perform these qualities or this quality na mayroon tayo, yung attentive listening. Dapat nakikinig ka, kapatid. Kasi hindi lang po nila pinapakita yung sitwasyon nila, sinasabi po nila. So dapat alam mo yung details. Para hindi kayong, ano nga ulit, kapatid, can you say that again? No? Yan po ay nagpapakita ng walang intention. Yung mga tanong na pakiulit nga po ulit, not unless maingay yung paligid siguro, no? But you will not counsel somebody in a noisy environment. Kailangan po attentive listening. Marunong tayong makinig. Okay? Focused listening. Hindi lang yung mata mo, pati yung tenga mo, mga kapatid, nakatutok po sa ating kinakausap. Listen more than talk. Kasi po sa counseling, hindi naman po ikaw yung talagang, hindi ka advisor, okay? Hindi ka yung magbibigay. Sabi ko nga kanina, wag directive. No, dapat po, guide lang tayo. So minsan magtatanong ka, so anong tingin mo pwede natin gawin kaya? No, paano natin mapapapunta dito? Halimbawa may sitwasyon para magkapag-usap kayo. Hindi yung, siguro ipatawag na lang natin para mas madali. Dapat siya mismo po yung tutulungan lang natin sila. And you talk less. Dapat sila yung nagpapaliwanag, sila yung nag-share. So attentive listening, mahalaga po ito. Ito pa lang, makukuha nyo na yung puso ng tao, mga kapatid. Kasi minsan yung tao lalapit sa'yo kasi gusto lang nilang mapakinggan sila. Kailangan lang nilang may makikinig sa kanilang dinadala. No, parang sa mga lalaki, yung mga asawa natin. Pakinggan mo lang. Okay lang yun. Amen po ba, mga husband? Pag hindi mo pinakinggan, mabubugbog ka. So attentive listening, mga kapatid, is very, very important. Then, pang ilan na po ito? 1, 2, 3, 4, pang lima. No? 5 na po. So, pang lima po is empathy. Empathy. This is very, very important, mga kapatid. The unique ability to enter into the counselor's frame of reference. One of the, parang isa sa pinaka mahalaga para sa akin personally. Ako lang po ito, ha. Personally is ito po, yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman nung kinakounsel mo. If they're in pain, hindi ko naman sinasabing masaktan ka rin. No, at least naiintindihan mo bakit sila nasasaktan. Minsan kasi we have that tendency, no. Ako minsan pag ano, I remember before, pag nagdadrama na, na parang naiirita na ako. Parang ano ba 'yan? Simple lang naman yung problema. Namatay lang naman yung aso. Di ba? Parang inis na inis ka na kasi nga nag-iiyak siya dahil sa aso. Pero seryoso, mga kapatid, nung nagka-aso po kami, hindi ako makatulog kung hindi ko katabi yung aso namin. No? That's why dapat marunong po tayong makaramdam. Hindi makiramdam, no? Makaramdam ng nararamdaman ng ating kinakausap.
Kung pwede, kung nag-iiyak sila pag minsan, pwede ka rin umiyak, kapatid. Just to show them that you care. Talaga namang nakakalungkot. Kung nagagalak sila, magalak ka rin, kapatid. Isa po yan sa ways, no? On how we can really win the soul. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Hallelujah. Ano na lang po. 25 slides. Napaka mga 30 slides left. Okay, empathy. And ito po, mga kapatid, sa totoo lang po, no joke, isa ito sa pinakamahalaga yung susunod. Hindi pwedeng hindi or wala ka nito, kapatid, bilang elder, please, parang awa nyo na. No? Good grasp of God's word. Dapat alam mo at naiintindihan mo po kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. So how can you counsel a person on what God has to say in their situation if you yourself don't know what God has to say? This is more than just memorized scripture verses, but the ability to apply the right word to the right situation. Halimbawa, may sinabi si kapatid sa'yo, pero alam mo yung totoo, alam mo naman yung totoo na isa siya talaga sa dahilan yung bakit nagkagulo yung pagkakaibigan nila. Halimbawa lang po ito, ha. Tapos lumapit siya sa'yo, Pastor, papatulong po ako sa'yo. Tapos ang problema niya, yun nga, nagka-problema sila ng kaibigan niya. Tapos alam mo naman yung dahilan talaga kasi nga kilala mo rin yung tao. Tapos ang sinasabi niya is taliwas sa talagang nangyari. Kasi nga, alam mo na eh. Tapos sasabihin mo kaagad, no? Proper way to apply the right word at the right situation or to the right situation. You know what, kapatid? Liars go to hell. Do you think lalapit pa yan sa'yo next time? Proper po, no, na gamitin natin yung salita ng Panginoon. Hindi pwedeng kung ano lang yung maisipan mo. Or... Kaya po, biblical counseling tawag dito. Bible-based counseling po. Ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon in that situation or certain situation. Kasi sa totoo lang, nasa Bible naman talaga lahat halos ng kailangan natin when it comes to problem solving. May mga wisdom po na binigay ang Panginoon sa atin. So, good grasp. Dapat alam po natin yung salita ng Panginoon, mga kapatid. That's why mahalaga na bilang anak niya, no? At tayo po'y may devotion, umaaten ng Bible study, at higit sa lahat, kapatid, no? Ina-apply kung ano yung nababasa natin, natututunan. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Dapat po alam natin talaga yung salita ng Panginoon. Hindi mo lang alam, but naiintindihan mo, kapatid. Amen? Then, for Amen. Qualities po, last qualities. These are just few, mga kapatid, ha? Marami pa po. Sabi ko nga, kulang ang 2 oras kung pag-uusapan nating lahat. It took us almost a year, no, to finish one module for counseling during that time. And hanggang ngayon po, gapadayon, no, may mga sessions pa rin kami nung sa school namin. So, pang last po is situational wisdom. No? Ito yung isa sa mahalaga na dapat we speak the appropriate word at the appropriate moment. No, kailangan po na sinasabi talaga natin yung tamang mga salita. Kasi sa totoo lang, instead, pag mali ang nasabi mo, instead na makatulong ka, lalong lalala yung sitwasyon, yung nararamdaman nung kinakausap mo.
No, minsan mahalaga yung ah, ganun ba kapatid? Saka mo ipapasok yung sa tingin mo. No? Kasi mahirap po na mali yung masabi natin. Isang pagkakamali lang, masisira na po lahat. Hindi na po, hindi ka makakadalawang session kapatid, I'm telling you. No? Kaya mahalaga na hindi ka nagtatanong ng why. Bakit? Paano mo nasabi? O wag ganun. So, situational wisdom, mga kapatid, no? The Sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. So, situational wisdom, kapatid, no? Dapat alam po natin, no? Yung tamang mga words na sasabihin. Kaya nga, if I may suggest, mga kapatid, right after this, no, we have counseling class sa MAP. Now, if you can attend, if you can enroll, no, we encourage you. So don't just go to YouTube, by the way. No? Ang dami mo nang alam galing sa YouTube, kapatid. Kaya dapat po na galing sa Biblia yung ating pinag-uusapan, ating mga masasabi. Amen? If not galing sa Biblia, at least from our leaders na talagang nakikita nating namumuhay ng tama para sa Panginoon. Amen? Sige po. So these are the qualities, some of the qualities, no, of an effective counselor. Then let's talk about naman the pitfalls, no, in counseling. Mga bagay-bagay na kailangan nating... Ay, you want water break? Yes, please. 5 minutes. Okay, water break po. 5 minutes, Pastor? Yes, sir. Yes. Yes, po. Okay, water break po. Sorry. Pwede yes, mag-mail ko, ha? Break, break. Yeah. Magkakabi muna kami. Enjoy your coffee. Go ahead. 5 minutes. Stretch. Kuha ng water, kuha ng coffee. Thank you, Pastor AJ. Years po ako nagtatanong kayo na bakit ako, no, may mas magaling pa sa akin, may mas, alam mo yun, may mas matanda sa akin. Kasi yung pinadala po ako dito, I was 25. And the task is to plant a church. So, with the trainings that we have 1 year Timothy Project training, no, and then, pagdating ko po talaga dito, tinanong ko si Lord, bakit ako? Bakit Dumaguete? No? Lahat po siguro tayo dito can attest to this, no? Na wala naman po talaga at first or naramdaman ka agad na ah, ito na talaga. Or karapat dapat talaga ako dito, no? But kaya nga po siguro isa sa dahilan bakit naka lesson 7 na kayo, session 7 na kayo. Kasi po pinaparealize sa inyo ng Panginoon na hindi yung sarili natin dapat yung tinitingnan natin, kundi dapat ang tinitingnan natin is yung tumatawag sa atin. Kasi unang-una sa lahat po, siya po yung magpa-qualify sa atin. Kung tayo lang lahat po, kung tayo lang yung titingnan, disqualified po tayo lahat. But because God is gracious, because He's loving, no? And di po siguro nagkakamali si Lord ng decision. I hope, tita, ano, naiintindihan po natin na ang pagtawag ng Panginoon I remember from the Bible, marami pong tinawag na yung iba tumakbo pa nga bago sumagot sa pagtawag, no? So kung ako ang tatanungin, tita, wala akong karapatan para sabihin sa'yo na wala kang karapatan maging elder, kasi po si Lord lang po yung ano, the reason why your pastor, I believe, the reason why you're here is because nakita po talaga. Hindi naman po namin siguro pinipitsi-pitsi yung ano, yung pagpili ng elders sa simbahan. Now, the reason you're here, ma, tita, baka hindi mo palang nakikita po. Pero nakita na po ng ibang tao yan, kaya ka nandito ngayon. Si Lord po yung tingnan natin, no? Kasi siya lang naman talaga po yung nagko-qualify sa atin. Lahat naman tayo talaga kung titingnan. Hindi, ako nga po eh, di ba? Pastor na ako ngayon, pero just like you,
or just like others na nagkakamali pa rin tayo paminsan-minsan. So, yun lang po, tita, siguro. Thank you, Pastor. Pastor AJ. Yes po. Let me butt in then. Thank you for the question, Tita Feha. Kasi ano yan, isa yan sa mga mahalagang tanong natin. Pero I agree with the answer of Pastor AJ. But for ano lang, for para lang medyo mabigyan pa natin ng oras yung mga katanungan mamaya. Patapusin natin si Pastor AJ for this session, and then we will allot some more time for the question and answer. Sa dulo na po. But again, very important question po yung tanong ninyo. I suggest total nakakapitong session ka na, tapusin mo lang hanggang dulo. And then we assess again. Okay? We will ask the same question. Sabi nga ni Pastor AJ, kailangan yung process. Okay? So ipoproseso pa rin po natin. So it's normal to feel that way. And I agree, we have felt that same question in the past. And right now, si Lord lang talaga, ang grasya ng Panginoon ang nagtutulak sa atin para patuloy na maglingkod sa role na meron tayo. But again, we appreciate you and thank you. Pastor AJ, we are on record. Continue, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Tita Fe. Salamat sa question. Mamaya po, pag may tanong pa kayo, nandito si Pastor Melch, nandito si Pastor Leo, and they can help us po sa pagsagot sa mga katanungan. So let's continue. Even so, Pastor mga bagay-bagay. Yes, no? Sorry po. Yep. Go. Go, sir. Okay. Pitfalls in counseling. Mga bagay na pwede natin dapat kung pwedeng iwasan, no, bilang counselor, mga kapatid. Una po, no, being hasty instead of deliberate. Ano ibig sabihin nito? We try to hurry the process, no? And hurrying the process may make the situation worse in the end. Kasi alam niyo po yung sinasabi natin mga Pilipino, hinog sa pilit. No? Di ba maasim pag pinilit nating mahinog? Kahit yung kalburo nga eh. No? Parang matabang naman pag kinalburo, pag pinilit nating mahinog. And same thing with ano, ang sugat po hindi basta-basta gumagaling, kapatid. Not unless ikaw si Wolverine, no? Or si Deadpool. Pero we're not eh. So kailangan po yung proseso, no? Kung pwede, hindi lang isa, dalawang beses kayo mag-usap, dapat may follow-up pa rin, mga kapatid, to really check na gumaling na ba talaga. So ito po yung isa sa mga dapat nating iwasan, no? Being hasty instead of deliberate. Pangalawa po, bibilisan ko na po para mas ano tayo, mas makapagtanong. 11 na pala. No, being judgmental instead of sympathetic. Kasalanan mo pala eh, kaya ganun eh. Nakakuha niyo po. So Pinoy, isa sa mga hindi ko gustong ginagawa ng mga kapwa nating Pinoy, hindi naman lahat, no? Na nalungkot ka lang, no? Kulang na kagad yung Bible study mo. Nawala ka lang sa church, you know? Worldly ka na kagad. Baka naman may pinagdadaanan lang. While we must confront sin, we must never come off as making quick judgment. Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Stop judging, no? John chapter 7, by mere appearances, but instead judge correctly. Sympathetic, best quality ng isang counselor or as an elder, no? Not being judgmental, but sympathetic. Number three, being directive instead of interpretative. Dapat ito yung ginagawa mo. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi po, no? Based sa situation, based sa sinabi niya, based sa kanyang problema, kapatid, no? Dapat nandun tayo para ma-lead natin sila properly. If the counselor has an unconscious need to dominate and control, he may end up telling the counselee how to run his life instead of helping them discern God's guidance for themselves. Na dapat yung mga tao po na tinutulungan natin, sila mismo dapat ang makakapag-come up ng solution sa kanilang sitwasyon, mga kapatid. Amen?
And number four, no? Being emotionally over-involved instead of remaining objective. Ito po yung isang problema natin sa counseling, no? Nasosobrahan yung sympathy, nasosobrahan yung awa, nasosobrahan yung love na nangyayari, no? Sabi niyo, this happens when a counselee struggles resonate with the counselor's own experience or experiences. Yung nangyari sa kanya, nangyari din sa iyo. So dalawa na kayo ngayon, instead na ikaw yung makakatulong, pati ikaw naging biktima na. But the counselor ends up becoming too attached and may end up having a messianic complex. Ganito yung ginawa ko nung una eh. Dapat ganito din yung gawin mo. No, kinaya ko nung una. Ito yung mga solusyon ko. Ito yung mga process ko. Ito yung pinagagawa ko. Kaya nalampasan ko. So messianic complex, no, in his desire to rescue the counselee. Kung sa'yo magiging problema, transference kapatid. No? Ibig sabihin, when the counselee's problems, habits, patterns of thinking, talking, and doing gradually infect the counselor who then begins to manifest the same traits. Yun, nakukuha mo na. Nadadala mo na yung problema niya. Ikaw mismo, no? Sobrang affected ka na. To a point na unaware na mga kapatid na ikaw mismo is hindi lang affected but infected already. Then the next one is counter-transference. Ano ibig sabihin? When the counselor problems show up in the session and the counselor uses the sessions and the counselee situation to help him in his own struggles. Remember, hindi ikaw ang counselee. Ikaw po yung counselor. Be objective, kapatid. Na hindi po pwedeng ikaw na yung nag-open up. Alam mo ba, same tayo eh. Ganyan din yung pinagdadaanan ko sa asawa ko eh. Patay tayo dyan, kapatid. Huwag ganun, okay? So these are some of the pitfalls, no? Ng counseling. Last, number five, mga kapatid, is being perfectionist instead of a realist. Problems develop over time and their solution normally also takes time. Number six na po yung question. Number six na po. Number six na po ba? Sige lang, tita. Five pa lang po, tita. Five po. Transference po at ano is part of the number four. Okay? Yung emotionally over-involved. Number five is being perfectionist. Thank you, tita, for that. Being perfectionist instead of a realist. Problems develop over time and their solution normally also takes time. Counselors need to be less anxious and impatient about the counselee and his situation. Remember this, mga kapatid. Jesus is the only wonderful, perfect counselor. And the bottom line is, mga kapatid, it's their life, not yours. So, ang trabaho lang po natin is patuloy silang mahalin, intindihin, at tulungan, no, na makakaroon ng resolution sa kanilang situation, mga kapatid. Hindi ikaw ang sagot, hindi ikaw yung magbabago sa kanila, at higit sa lahat, hindi ikaw si Jesus. Amen? So, being perfectionist instead of realist. So, ito na po. And I hope that this part will be applied, no, sa atin po bilang mga anak niya, no, bilang counselor. As an elder, mga kapatid, these are the techniques in counseling. So, alam ko sa inyo, excited na. Una po, attending. Ito yung gaya yung sinabi natin kanina, giving the full attention to the counselee. Paano natin gagawin ito, mga kapatid? These are just sample, no? I will not try to elaborate things para po mas mabilis tayo. Choose the best time and place to hold the session with minimum interruptions and clutter. So, mahalaga po ito, no, sa counseling, kapatid, na comfortable ka as a counselor, and higit sa lahat, comfortable. Eh, sobrang sensitive nung issue sa coffee shop kayo nag-usap. Di ba? Pwede naman siguro sa church as long as you're not alone, no? Ako po, pag sa church, open yung door. Pagka ako lang.
Kapag may kausap ako, and as much as possible, may lamesa in between. No, nandito ako, nasa kabilang side ng lamesa yung kinakausap ko. Okay? Then, pangalawa po, maintain eye contact, posture, and gestures that communicate warmth. Kapatid, papakita ko lang po ito, no? This is not a good posture during counseling. This is, you are building a wall already. Hands down on your lap is not a good posture also. This will show him lack of communication. The best posture, mga kapatid, is your hands like this sa harapan niya. Without holding anything. Kung pwede ball pen, papel, okay lang yan sa side. Pero as much as possible, open ating mga kamay on the table kung pwede. And using it to talk to them. This is us opening our arms. Parang you are welcoming this person sa buhay mo rin. Parang ganun yung effect po ng kamay natin. So yung ganito, kung saan ka tumitingin, hindi pwede yan mga kapatid. Okay? Then, take notes if necessary. But of course, confidentiality, no? Ask first. Kung pwede ba? Okay? Pangatlo, mga kapatid, no? Next technique is listening. Napag-usapan na natin kanina to, no? Attentive listening, listen first before talking, listen more than talk. So, dalawang tenga, isang bunganga. So, not just to the words, but to the tone of voice. Minsan, malalaman mo talaga yung gravity din ng problema ng tao base sa tono ng pagsasalita niya. Minsan, naiiyak na. Kapag naiiyak na kapatid, anong tendency natin? Minsan, binabara na natin, no? Hindi, sige bro, ano nga ulit yung problema mo? Paiyakin nyo, okay lang yan. Well, you have naman 1 to 2 hours na session. Spend time properly, kapatid, ha? Hindi pwedeng you'll give them 5 minutes of your time lang. So, kailangan po, makikinig tayo. Ah, may lakad pa ako. Sige. Usap tayo sandali. Patay tayo dyan. Kung ganun mga kapatid, schedule nyo na lang para you can allot time properly. Amen? So not just to what is said, but what is not said. May mga bagay na nakikita naman natin talaga na totoong laman din ang puso nila. And if you will read between the lines kapatid, minsan yung sinasabi nila, mas may laman pa. And waiting patiently through periods of silence or tears. Ito yung sinasabi ko kanya. Let them cry. Anong pakiramdam pag nakaiyak ka na kapatid? No, mas maluwag, di ba? So let them cry. Let them cry. All you can do that time mga kapatid is if you have tissue paper, you offer tissue paper. Don't offer anything else. Kung pwede, you can assure them, sige lang kapatid, iyak mo lang. Kasi minsan sa pag-iyak nila, mas naririnig mo kung ano talaga yung nararamdaman nila. Number 3, responding. You have to show some responses to let the counselor know you are with them. Okay? Nasobrahan ka sa listening skills, hindi ka na nagsalita. Diba? So gently lead them, mga kapatid. No? Gently directing the conversation, especially if the counselee is beating around the bush and over-explaining a minor point. So lead them. So you mean to say, ganun, okay? So parang ito pa. Ito yung mga possible question that you can use, mga kapatid. These are just sample, mga kapatid. Ha? So what do you mean by? So parang yan, dagdagan mo na lang. So what happened next? So ito po yung leading. Then sunod po, reflecting.
na verbalizing your awareness of their emotions. So, ibig sabihin mga kapatid, no? That must have made you feel, no? Parang naiintindihan ko na yan yung nararamdaman mo ngayon, kapatid. Na alam ko na mahirap. So, reflecting. Then, questioning. Asking just the right question can draw out valuable details. So, tell me about your marriage. Isang tanong, no? Na sobrang napakalalim ng sagot. How would you describe your relationship with your son? So these are the possible or mga sample questions that we can use, mga kapatid, no? In responding. Hindi pwedeng you will advise kaagad. Alam mo, dapat ikaw uuwi ka na maaga para hindi nagagalit yung misis mo. O dapat yung anak mo, papakinggan mo rin. Hindi pwedeng, huwag ganun, kapatid. No, that's you being directive. Then, interpreting. Ah, confronting pa pala. Sorry, confronting. No, not attacking, but simply letting the counselor know what he said or did in that situation was not right. But remember, speak the truth in love. Okay? So, ang sabi dito, now that you know that is not right, you know, ito po yung mga possible, no? God loves you, but He also says that that is an acceptable behavior. Alam naman natin na hindi tama. So, anong kailangan natin kayang gawin? Tingin mo, kapatid, anong pwede natin gawin? So, yun yung mga bagay na pwede natin gamitin. Then, of course, interpreting, mga kapatid, is the next one. Interpreting, not attacking, but simply letting the counselor know what he said or did in the situation was not right. But remember, speak the truth in love. So parang naulit ko lang, no? Sorry. So could it be that as a similar thing happened to Moses, do you think God is showing you? So you're just leading them, mga kapatid. You're guiding them to their solution. Then informing. Now this is the part where we give advice. Remember, kapatid, hindi ka mag-a-advise hanggat hindi mo naiintindihan yung sitwasyon. Okay? Not unless given the chance, mga kapatid, or not unless naiintindihan mo na talaga, then kapatid, as much as possible, lessen po natin yung advice. Let them come up with their own solution with our guidance. Okay? Be sure you are competent in the specific area of advice, or you might make the situation worse, mga kapatid. So, informing. Then another technique aside from responding, kapatid, is filtering. After all has been said and done, you, the counselor, must filter through the story. Not all the details are necessary to the resolution of the case. Some details may have been left out either deliberately or unintentionally. The person simply forgot or is unaware. If these details are crucial, you must obtain them before giving any sort of advice. So, filterin natin, mga kapatid. Ibig sabihin, piliin mo yung naging parang nakita mong dahilan. Then you can highlight that. And then based on proper assessment, kapatid, then you can give your advice. Last part na po yung advice, no? Hindi pwedeng una. Malapit na pong matapos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. So let's talk about the 4 important professional practices. What time na ba? 11:19. So give me at least 10-15 minutes and we're done. Okay pa po ba? Nakaluto na kayo ng lunch? So, 4 important professional practices. Wala pa. Sige, tatapusin na po natin para makaluto na tayo ng lunch. Una po, confidentiality. Buhay po yung pinag-uusapan natin dito. Hindi po mga artista
na nagiwalay na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. No, hindi po natin pinag-uusapan ng Queen of Tears. No, hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay-bagay dito na wala lang bearing sa atin. Pinag-uusapan po natin ang buhay, mga kapatid. So one way, isa po sa pinaka magandang practice natin as a counselor or even as an elder is this confidentiality. Sa iyo sinabi, ibig sabihin pinagkatiwalaan ka, kapatid, no? Communication between you and your client shall remain confidential as much as possible. My wife has an access to my phone, mga kapatid. Pero may panahon na alam niya na hindi niya kailangang basahin yung ibang messages sa phone ko. Kasi that's between you and the counselor, kapatid. And minsan sobrang sensitive ng issue. And confidentiality also is you protecting your family. Na hindi sila maapektuhan ng problema ng iba. Wala naman silang kinalaman doon. So, tago lang muna natin, no? Mahalaga po 'yan. Any records kept regarding your client shall not be revealed and shall be kept safe. No, isang mahalaga po, no? Parang sa tablet ko po may ano po yung mga client, yung mga counselee natin. Naka-pin ng aking mga pangalan ng mga kina-counsel natin. And sa church po, if ever may kina-counsel, hindi po lahat ng tao nakakalam. Hanggang elders lang po. Then documentation. Mahalaga po ito, no? To help you provide appropriate care para may i-review ka rin pag-uwi mo sa bahay. No, hindi naman po tayo siguro sa Einstein, no? Na maaalala nating lahat. So mahalaga po na we do documentation para po at least for the sake of reviewing. And may reference ka lang kung nasa na kayo sa pinag-uusapan. Kasi kung wala pong documentation, may tendency magbalik-balik. No, ang isang kahalagan po ng documentation is reference. Kung nasa na kayo, then pwede mo siyang i-review right after. And to aid you in case you are called upon to testify in the court. Ito po is a professional practice na po ito. No? So mahalaga ang documentation. And pangatlo po na mahalagang professional practice ng isang counselor is that informed consent. You don't just do it, no? Without even asking the client, is it okay if I'll share your story to this? Is it okay if? Then ang counseling po ay mas effective kung yung counselee mismo ang lalapit sa inyo and mag-a-ask ng tulong. No, hindi porke elder tayo, hindi porke pastor tayo, kapatid, pwede ba tayo mag-usap? Pag-usapan natin yung ginawa mo. Pag-usapan natin yung problema mo. Hindi pwedeng ganun, kapatid, no? Dapat sila mismo ang siyang lalapit sa atin para mas effective yung counseling natin. Then, isa po sa dapat iwasan natin, dual relationships. Ibig sabihin nito, any non-counseling activity initiated by either the counselor or the client or the counselee for the purpose of establishing a non-therapeutic relationship, wag po nating gagawin, no? Outside the practice, outside the sessions, no, kung pwede, wala pong extracurricular activities. Pag-usapan natin ng konti yung dual relationship in a while, no? So, isang tanong, di ba, counselor naman tayo, elder naman tayo, pero may mga limitations tayo, mga kapatid, no? For us to be an effective counselor, who should you not counsel? Sorry, who should you not counsel? Una po, family members. If you can refer them to your pastor, if you can refer them to another elder, mas maganda po. Kasi because of familiarity, minsan hindi po talaga mag-open up yung mga yan. It means, maraming beses na po nangyari. Pag kinounsel mo yung pamilya mo, ikaw ay makakaaway nila. Kasi masama kang tao.
nakikialam ka sa buhay nila. So, hindi po siya magiging effective kung gagawin po natin yan. Kung pwede, if you can refer it to somebody that you know. Then, personal friends. Ito po sa professional setting po ito, mga kapatid, but it can be applied also sa atin as a church, no? Personal friends, why? Because mas kilala mo na sila eh. And they have the tendency not to listen to you. Then, pang-apat, educational associates. Same thing with the purpose of, with the knowledge of knowing you. Diba si Jesus nga, diba? Sabi niya yung propeta na hindi pinaniniwala sa sarili niyang lugar. This will apply here also. Okay? So, let's talk about dual relationships. Now, what are the dangers of dual relationship? Ito lang po para lang maiwasan natin sa church na, no? Una po, causes a breakdown of proper professional boundaries. Now that you know their situation at times, ito na po yung nagiging problema. Nagiging ano na tayo. Then, causes a loss of objectivity and clouds or confuses motivation. Kasi outside counseling, may ibang parang direction yung relationship. Greatest danger, exploitation of the client. Now, pwede mo nang i-blackmail kasi alam mo na. It's happening. Kaya nga, professionally, dapat hindi po natin ginagawa. So, issues naman, address in dual relationships. Mga kapatid, una po, is there financial connection? Dapat wala. Is there an authority structure? So how will the dual relationship benefit the client? Then pang-apat, mga kapatid, ito po yung dapat at hindi dapat mangyari. Is there a romantic connection? Is there potential to do harm? So ito yung mga kailangan po natin na mga i-avoid, mga kapatid. Again, malapit na po tayong matapos. And dual sexual relationship, kapatid, always wrong. Always exploitative. Always damaging to client. Forbidden. Forbidden in scripture. Of course, destructive to you. Your integrity is very, very important. Okay? Subject to prosecution. Okay? Paalala lang po ito, mga kapatid, hindi po ito pananakot. So, Luke 4, 7-19, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found a place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." And this is one of our tasks, kapatid. Okay? So, counseling skills are essential for therapists, elders, and counselors to effectively support their counselee or their clients. Okay? Just a review na lang po, mga kapatid. I only have 3 more slides left. This was taken to my last, ano po, no? Subject na kinuha last sa counseling natin. Key counseling skills that professionals develop to become effective in their practice. Ito naman po yung summary na lang nung pinag-usapan natin kanina. Active listening, this involves fully concentrating, understanding, responding, and then remembering what the client is saying. Okay? Then, empathy. The ability to understand and share the feelings of another person, which helps in building a strong therapeutic relationship. Non-verbal communication, being aware of the body language, facial expressions, and other non-verbal cues that can provide insights into clients' feeling and behaviors. Alam naman natin ito na pag kumunot na yung noo, galit. You know? Pag sumiga yung mata, galit. Pag
na luluha, malungkot, or masakit yung pinagdadaan. These are just nonverbal communication. Okay? Then reflective questioning. Asking questions that reflect back what the client has said to confirm, understanding, encourage further exploration. Ah, sabi mo di ba na ano, masakit yung ginawa niya sa'yo? So ano kaya yung pwede nating gawin? So yung mga ganun, reflective questioning. Oh, paraphrasing, restating the client's words in a concise and focused way to ensure clarity. Okay? Then summarizing, considering the main points of what the client has shared to highlight the key themes and progress in therapy. Then building rapport, creating a sense of trust and mutual respect with the client to facilitate open communication. And lastly, unconditional positive regard. Accepting and valuing the client without judgment, which is crucial for creating a safe space for the client to share their thoughts and feelings. And this is where I will end, mga kapatid. These skills are not only beneficial for professional counselors, but can also be valuable in everyday interactions to foster understanding and effective communication. Again, no, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And just the last, ano mga kapatid, we will just represent Jesus Christ to these people. We are not Jesus Christ. We are not the ones who will heal them. Tayo po'y gagamitin lamang ng Panginoon para sila po ay makaranas ng milagro, ng breakthrough, ng pagbabago sa buhay nila. Nagpalain po kayo. Maraming maraming salamat po. Amen. Amen. Palakpakan naman po mga kapatid for Pastor AJ. Amen. Amen. Okay. Let's turn off the sharing. Yan. Very good. Okay. So, ganito po. Again, maraming salamat, Pastor, for that very comprehensive teaching on counseling. And of course, sharing your own context. Napakahalaga nun. At yung mga, ako personally, ang na-appreciate ko are the yung reflective questioning. Napakahalaga, napakaganda. Kailangan ng isang counselor para mag-pro. Kaya yun. Right? So, bago po tayo magpatuloy, it's 11:32 sa ating watch. Let's spend 10 minutes lang po for question and answer. So that address naman natin. Now, if you have a need for further counseling, kagaya ng mga question kanina na yung tanong ni Tita Fe, it concerns eldership. Maganda pong may continuing conversations po tungkol dyan. Okay? Tapos meron ding nag-second pa ng kanyang nararamdaman. It was seconded at sabi ng isa rin from our breakthrough family, yun din po ang aking nararamdaman as I go along in the eldership training. So, para sa akin po, it's a good cue for us na pinoproseso rin natin ang panawagan natin bilang mga elders or leaders, senior leaders ng church. Okay? So again, salamat kay Pastor AJ, salamat po sa inyong pakikinig. We are opening the floor now to for your questions. Meron po ba kayong mga tanong? Maliban sa naitanong na kanina. Go ahead po, yung comfortable lang kayong i-share, pero kung hindi naman po, we can at least address it pa rin. Just notify us if you have a sensitive issue na kailangan nyo ng tulong. Maybe you need coaching or mentoring in terms of your counseling cases. Pwede po natin kayong bigyan ng some guidelines still. Ano pong lunch nyo mamaya? Yan, magandang tanong yan. Wala pa po. Pastor. Sige po, Miss Eva. Paano natin malalaman if the counselee is telling the truth or not? That's a good question. Oh.
Baka nag-iimbento lang siya. Pastor Melch. I will ask Pastor Melch, Pastor. Sige po, I'm gonna try to answer it. That's why counseling, maliban sa ito, ay talaga namang calling talaga ng Lord sa atin. We need to develop our skills of probing. Kasi importante yung natatanong mo siya. Importante na meron kang pagkaklaro ng kanyang mga sinasabi. Kapag nagtutugma na ang kanyang mga kinukwento and coupled with non-verbal, reflections from him or her, makikita mo naman kung ano na talaga ang kalalagayan ng taong yon. I think hindi siya, anong tawag doon, one size fits all. That's why mas malalim na pag-iimbestiga, pag-aaral. For example po, bigyan ko yun ng instance. Kanina, nung sinabi ni Tita Fe na hindi ko parang nahihirapan daw siya sa kanyang qualifications bilang elder as she goes on with the training. Sabi niya, doon pa lang sa una na sessions when I was teaching it, character na yung usapan, medyo nabanggit na niya yan. So I was intently listening. So kung ako po ang magka-counsel kay Tita Fe or kay Miss Maria Fe Morales, ang tatanong ko sa kanya, one of the probing questions that would lead her to answer is, what makes you say those things? Ano po ba ang dahilan at nararamdaman mo yan? Simpleng tanong, nasasagutin niya. Kasi po, Pastor, pagdating doon sa subject ng I don't know, meron siya sasabing subject, at sinabi niya, ganito ang aking nararamdaman. Another probing question, pwede ka bang mag-cite ng isang pagkakataon na naramdaman mo yan when you were in the church or when you were performing your role as an elder in training? So magkukwento na naman siya. So for me, the point here in recognizing na nagsasabi siya ng tama o ng something is really the probing skills or questions. Sa akin po yun. Maybe the other pastors have some answers as well. Emels, mayroon ka? Let me just share a few, Pastor. But I'm blessed with how you presented yung isang skills of counseling. Yes. Tanong kasi is, how do you know na yung nagpapa-counsel sa'yo nagsasabi ng totoo? Mahalaga yung asking the right questions and try to ask the same question twice sa bandang dulo. If consistent yung sinasabi, then kasi may ganun eh, pag tinanong mo ng dalawang beses, magkaiba na yung sinasabi. So isa yun sa ano lang yun, yung parang, pero hindi naman yun yung objective natin sa counseling. Yung i-prove na parang iniisip mo na kagad, hindi tamang mindset kasi yun, papatunayan ko nga na mali itong, hindi po ganun yung objective natin. Mm-hmm. And talaga po yung sinabi ni Pastor AJ kanina, yung being honest, honesty is what brings the counseling into a fruition, yung parang maganda ang bunga pag magiging honest. Siguro at the beginning, sabihin na natin na ang foundation ng counseling natin is honesty. So that's the only way that we can be honest between you and me, honest before God. So yun po yung yun lang po yung pwede kong sabihin at the moment sa question na yan. Yeah, tsaka parang Pastor? It doesn't make sense kung, for example lang, yung tao ay lalapit sa atin, which we normally encounter. Diba? Yung tao ay lalapit sa atin para magpa-counsel. So bakit naman siya hindi magsasabi ng totoo? Eh di paano natin siya natulungan? Magpapa-counsel nga siya.
Except for tayo yung makikipag-usap sa tao as a matter of accountability or confrontation. So it's a different matter. It's a different issue. Kaya naman pagdating sa counseling, tama 'yon, ma-set agad yung mga foundations na sinasabi ni Pastor Melchor na itinuro naman din kanina ni Pastor AJ. So sana po ay nasagot ang tanong ninyo, Miss Eva. Anyone else? Pastor, may tanong po ako. Pastor Alvin po. Pastor Alvin? Yes po. May tanong lang po ako. Pastor Alvin, ikaw ba yan? Lenovo kasi nakalagay dito. Sa ano to? Sa yes, Armato? Po. Indoro? Sige, sige. Ang scenario, Pastor, is ano, may isang nagpa-counsel. Tapos, syempre, si Pastor, kumuha siya ng elders kasama niya. Para kausapin yung tao. But then, dumating sa point na yung counseling parang nag-leak. So, lumabas, naging chismis siya. Yun. Okay, so, ang tanong ko, Pastor, paano natin may iwasan or paano natin, what should we do? Or paano natin i-handle yung ganyan situation na instead na maging counseling, pero ang lumabas, naging chismis siya. And hindi lamang iisang taong nakapakinig. Halos kita buong natin barangay nakapakinig na. Okay, so yun lang po, Pastor. Paano natin, ano yun? Isa yan sa topic. Ang mga remedies na pwede natin gawin if ever na mangyari sa atin yun sa mga ganong sitwasyon, Pastor. Yun lang po. Nakita, narinig natin yan kanina sa tinuro ni Pastor AJ. Kasi failure ng counselor yan. Para sa akin, ha. It is a failure that was the mismanaged ng counselor yon. Para yes, sa akin, kung ako ang tatanungin dyan, una sa lahat, dapat ang isasama mo are trustworthy people. And then yung sinasabi ni Pastor AJ kanina, yung sense of confidentiality. Sa sistema natin, if the issue is sensitive, we do not right away ask people to join us, kahit elder pa siya. Kasi ang una-unang nilalapitan niyan is the individual first, or the leader, the topmost person in the church, which is the pastor. Okay? Ngayon, kung ang lumapit naman sa iyo ay babae, so automatic yun, isasama ko na agad yung asawa ko. Kasi we are one flesh, there's nothing... para sa akin, there's no barrier between us except for those situations na makaka-harm sa asawa ko. Yung asawa ko mismo maapektuhan. So ako lang yon. That's the time pwede akong tumawag ng pagkatapos ko, may filter na sa akin. Ganun naman ang sabi sa Biblia, magsama ka ng isa pang witness. Those that are trustworthy people. Hindi ko alam kung yung na-counsel nyo, kasi doon sa sitwasyon mo, maaring yung taong lumapit sa iyo or sa inyo ay nagsalita sa inyo, pero pagdating sa sarili niyang context, baka may kinausap din siyang iba, kaya kumalat na, di ba? So many angles. Para sa akin, to answer the question, make sure that the issue is contained. Pero sa totoo lamang po, pagka ina-address nyo na yan, sooner or later, when the process continues, there is a big percentage that it will come out. It will come out. Depende pa sa nature ng problema. Kasi ang Pilipino talagang matindi yan eh. Mas pinag-uusapan yung mga trivial, mas pinag-uusapan yung mga matitinding issues. So at least kung may resolution na kayo, kung meron na kayong prosesong ginagawa, kahit kumalat yan, ang masasabi mo na,
we are actually addressing the situation. So bilang member ng church, I ask you to refrain from talking to people at palakihin pa to at magdala pa ng damage sa iba. So para sa akin, very important yung ganong setting. You pastors, any point that you want to ano? Pastor AJ? Ako po yung sa ano nung una si sabi ko kanina, di ba, yung counseling, it's a calling. Pero hindi pwedeng yung calling na yun, ikaw lang yung nakakalam. The people around you, especially the church, or kaya nga ano po siya, hindi siya isa lang dapat na ano natin. Dapat kung yayakapin mo yung counseling, yakapin mo siya ng buo. No, para una, dapat alam nila na you're a counselor. Then sa ganun kasi maintindihan nila bakit si pastor hindi sinasabi o bakit kailangan sila lang dalawa'y mag-uusap. Yung mga ganun. Tapos yung confidentiality pa rin. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, sa proper way of doing counseling, yung professional way of doing it, pwede kang madimanda kung ganun. Kung lalabas yun. So, ikaw mismo, mga kapatid, no, ikaw yung task ni Lord to do it. Parang ganun. Ikaw yung tinask ni Lord na gawin yun. So kung magsasama ka man, yun yung time siguro na hindi na talaga kaya. No, kaya nga may referral. No, ibig sabihin, sa'yo lang galing, sa'yo napunta, sa'yo na binitawan yung mga salita. After referral, another professional yung mag-handle. So hindi siya kakalat talaga. So sa akin, unawain natin na it's a calling. Dapat hindi lang ikaw yung nakakaalam ng calling na yan. Dapat the church, especially in the church setting, dapat alam ng simbahan, ikaw ay counselor also. No? And then, yun, confidentiality. That's why mahalaga yung setting, yung attending sa technique na you set a place that it's safe, an environment that parehas sa inyong safe. No, hindi pwedeng closed door kung babae. Hindi pwedeng ikaw lang yung tao sa lugar na yun kung babae. At kung may ibang tao man, as much as possible, trustworthy, na ikaw counselor, na pinagkakatiwalaan mo talaga. Kasi sa totoo lang, kasalanan mo talaga yan pag lumabas. So I think, tasakto din yung comment dito kanina, may nag-ano dito. Big challenge talaga yan, especially kung ano, financial issues pala. Iba pala to, sorry. No. Yun lang po. Siguro, dapat marunong din tayo mag-tame ng ating ano, tang. I wanna share some thoughts, Pastor, sa tanong ni Pastor Alvin. Mahalaga yung na-mention natin kanina, we set parameters before we engage. Una, hindi tayo basta-basta nagka-counsel. Meron tayong a little bit of, siguro, tanungin natin yung nature. Is it a personal crisis? Is it a relational conflict? Ngayon, pag relational conflict, it involves two persons. So, mahalaga na mayroong kang kasama na mag-witness sa sasabihin niya. So, that parang for verifiability. So, mahalaga pa rin yung at the beginning, mapiprevent na natin yung mga ganon and magsaset tayo ng parameters sa mga kasama natin na kung magsasama ka man, unahan mo na whatever happens here stays here dahil sensitive to mga issues na to. Kaya nga, mahalaga na yung isasama natin should also understand yung mga kailangang maintindihan when we deal with delicate issues. Kung hindi natin nga alam kung it's a personal crisis, yep, it's a conflict between relationships. So, mahalaga pa rin na tayo magkaroon ng understanding. Ano ba to? Ano ba tong ina-approach namin na kina-counselan? So, siguro to answer the question ni Pastor Alvin, mahalaga na at the beginning, yung prevention ba? Yung prevention is always better na ano natin. So, be prepared always. And yun po, nasabi na ni Pastor EJ kanina, yung wrong reason sometimes. Ba't ako sasama? Tanungin mo rin yung kasama, ba't siya sasama? Baka wrong reason naman. Magsasagap lang ng... So, hindi po magandang ano yun. So, yun lang po. Okay. Bago Pastor, po natin entertainin ang isa pang tanong na last, pwede ko Pastor, po pwede ko pong requestan na ano,
i-on nyo muna yung mga video ninyo, yung mga camera ninyo, so that we can take our attendance lang for today. Sige po, paki-turn on mga kapatid at salamat, salamat. Sige, I'm gonna take a picture and then we'll entertain the next, the final question po. I'm taking pictures now. Ready, smile. 1, 2, 3. Okay, another one. Another, another page. Okay, hang on. Ready, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, salamat po. Okay, last question po. Pastor, follow-up lang po, Pastor. Oh, may follow-up pa. Sige. Pastor Alvin, kasi maaari po yung tanong kanina kung bakit nawawala na po ng tiwala sa mga pastor. Kasi ang tanong paano natin pagkakatiwalaan yung taong kausap natin. Kasi may mga senaryo po na ganun na kumbaga, humingi po ng counseling sa atin. Pero ang lumabas po ay naging chismis. So in addition lang po, so napakaganda naman po nung mga nabanggit po ng ating mga pastor at yun po naman talaga ay nakakatulong po sa counseling. Ano po, in addition lang po sa akin ay kung halimbawa po tayo po ay pastor at nasabi na rin po ni Pastor AJ kanina na napakahalaga nung na ang isang pastor ay marunong umintindi sa sinasabi po nung client or nung magpapa-counsel po sa atin. Kasi pag hindi natin naintindihan yung kung ano yung sinasabi nila, tapos naikwento natin doon sa elders natin or narinig nila, tapos mali yung pag-aintindi natin sa konsepto na kung ano yung sinasabi o kung ano yung gustong iparating o kung ano yung problema talaga nung isang tao o nung isang client, ay mamamali po talaga yung ating pagsasabi o pagpapaliwanag or even the kasama natin ay hindi rin niya maiintindihan. Kaya pag hindi naman natin maiwasan po na magkwento, di ba? Ngayon, pagka po yung kwento ay mali, dun po lalabas yung gossiping. So, yun lang po. Kumbaga, napakahalaga po nung talaga yung sinabi ni Pastor AJ kanina, yung pag-intindi kung sa ano ba yung konteksto na gusto niyang sabihin o nung, kung ano ba yung gustong iparating ng client sa atin. So yun lang po, Pastor. Maraming salamat po. That's why it's a skill building kumbaga session ito. Kasi nga hindi siya ganoon kadali. Okay? Thank you, Pastor Alvin. Meron pa ba isang last question? Bago tayo magwakas sa panalangin. Going once, going twice, ayan, sold. Okay, wala na po. Okay, maraming salamat. Ganito na lang. If you have, you know, concerns, okay, if you have issues concerning your, siguro, mga leader din sa inyo na sa tingin ninyo nangangailangan ng counseling, aba ay napakaganda po ito ay may mapag-usapan. Okay? So, sabi nga sa kasabihan ng mga Pilipino, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Di ba? Parang magandang basis din ng counseling yan. Kailangan malinaw ang pag nasasabi sa inyo, definitely communicate is really something na mas makakatulong sa atin. Di po ba? Okay? So ang materials pong ito ay hihingi natin din kay Pastor AJ. Can you make a PDF copy lang nito, Pastor AJ, so that we can share with the elders and maging reference din nila moving forward in their calling as elders. Yung mga nagpo-proseso pa po sa kanilang panawagan bilang elders, okay, again, sa dulo naman po nito, wala naman din pong pilitan talaga. Kumbaga, yung yes ninyo ay isa sa alang-alang, at syempre yung yes naman ni pastor na leader ninyo ay atin pa rin pakikinggan. So kung merong nagcha-challenge pa or may sitwasyon pa, hindi po natin pinipilit.
ang ating mga bagay na ginagawa natin sa eldership, lalo na sa paglilingkod natin. We always subscribe to the leading of the Holy Spirit in our lives, considering the situations that we have, at yung ultimate na panawagan ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Okay? Yung maglingkod sa simbahan. So again, pasalamatan natin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay mag-pray. Tayo po ay lumapit sa Lord. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat muli sa oras na nagdaan. We thank you that this topic of counseling has truly enriched your people, especially your the leaders of the church. Lord, as we move forward in our calling, in our calling as counselors, Lord, we continue to ask for your guidance, anointing, Lord, at ipagpatuloy po, Panginoon, yung mga gabay na pwede naming gamitin as we minister to our people inside the church and even outside. Maraming maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na buhay. Kayo ay Diyos na laging tumutulong sa amin. Pagpalain mo po ang aming guro ngayong araw na ito, Pastor Adrian, Leslie, and Alex, and the entire Dumaguete family. Gayun din, Panginoon, ang mga simbahan namin in Isabela, in Armado, in Antipolo, and all the churches that are represented here today. Ang iyong pagpapala, mas ay patuloy na manahan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyo po ang pinakamataas. Masasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po sa lahat. Pastor Leo, thank you po. Thank you. Alvin. Evening na. Go AJ. Ending now in 3, 2, 1. Thank you. Thank you, Pastor Leo.